Divertsimia. This is me, Anna, and Maria. Okay, Maria, so can you tell me, last vlog kasi namin, a little bit brief, nag-interview ko si Maria about ano ginagawa niya, bakit dito siya sa Philippines, paano siya nag-start ng speaking Tagalog. So, madami nang nabibitin sa kwentuhan namin. So, ngayon, i-continue kami ng kwentuhan. Okay, so ang anong gusto mo nang sasabihin sa mga Filipino? Ano yan? Alright, Masha, tanong ko na lang. Ano ba yung buhay mo sa Russia? Yung work ko kasi, online translator ako. Work at home. Translator? Anong language is it? Russian, Tagalog, Tagalog to Russian. Oh, paano ka nang yung nag-start ka ng ganyan yung job? May naiwan ako resume sa internet na marunong ako mag-Tagalog. Tapos may tapos iniwan ko yung cellphone. Tapos may tumawag sa akin, kailangan pala ng translator. Ng kasi, Russian to Filipino? Oo. Ano ba yung Russian to Filipino or Filipino to Russian? Parehas. Tagalog to Russian. Tagalog to Russian. So yung mga companies nagtrabaho sa Russia para ganyan. Gano'ng katagal yung trabaho na yun? 2 years. 2 years, okay. So, nauna mo yung establish ng learning mo sa Filipino, parang ganyan. Before that, anong ginagawa mo? Nagtrabaho ako sa Magdo. Magdo. So, happy ka sa translation? Oo, syempre. Mas maganda yung work kasi kasi sa Magdo eh. Oo. Tsaka mas mataas yung sweldo. Oo, talaga yung translation. Tapos, okay. Tapos, pwede kahit saan, bansa pwede. Kasi online, basta mag-wifi. Kaya mo, napupunta kahit sa Philippines ka, di ba? Pwede ka magtrabaho. So yung buhay mo sa Russia, pwede ba nang to explain? Saan ka? Sa Moscow, di ba? Outside Moscow ako. Outside, oo. Sa Dubna. So, ano ba yung... Pero like, yung mga kaibigan ko sa sa Moscow. Mm-hmm. Kaya pag may kailangan, pumunta ko sa Moscow. Mm-hmm. Okay. So, can you describe yung yung regular day mo sa Russia? Like, anong ginagawa mo? Di ba na nag-translator ka? Ano pa yung ginagawa mo? Hobbies mo? Yung hobbies amin, sa nagsiswimming ako. Okay. Tapos, minsan gumagala ako sa mall. Mag-isa. Bakit mag-isa? Kasi may sariling mundo ako. Oo. Mukhang introvert si Masha. Oo. So, yung sinasabi mo ng wala ka ng Russian kaibigan. Sa tingin mo? Bakit din yan? Yung mga Russian, hindi naman sila suplado, pero hindi talaga sila friendly katulad sa mga Pilipino. Kaya mas gusto ko dito sa Pilipinas, kaya pumunta ko dito para maging masaya. Kasi sa Russia, hindi talaga ako masaya. Yung mga kaibigan ko doon, kailangan lang nila yung tulong ko. Sino? Sa Russia? Oo, sa Moscow. Pero hindi talaga sila kaibigan. Hindi yung tunay ng friend? Oo. Kaya na-boring ako, kaya naisip ko pupunta ako sa Pilipinas. Kasi mas masaya ako dito. Kasi yung siguro like yung ibang like tulad ng ako, like, I have naman yung friends. Maganda naman encounter ko sa Russia. Pero I could feel yung ibang Russian talaga, medyo mahirap to yung standards nila, di ba? Yung standards sa Russian life. Mahirap talaga. They gusto nila yung may status ka, di ba? May pera, may ganyan-ganyan. So, hinahanap sila. Hindi yung tulad ng Filipino. Mm-hmm. Hindi sila judgmental. Hindi sila judgmental. Basta yung they will be friendly to you as a foreigner. Mm-hmm. Sige. So, yung dito ka sa Philippines, anong dream place ang gusto mo pupunta ngayon? Sa Surigao.
sa Surigao. Oo. So, you're gonna try surfing? Oo. Oo, try ko. Yung another question, diba umalis ka from Russia, anong weather doon? Spring ngayon. Spring. So, ano yung degree na yung sa Celsius? Plus 15. 15. 15 Celsius. Hindi, parang spring. Dapat less pa, diba? Mga 5 to 10. Sa amin kasi 15. Plus 15. Sa Moscow. Moscow. Kasi ako sa Siberian. Spring sa Siberia. Kasi sa Moscow medyo mainit kaysa sa ano outside. Oh. Mga 15, that's already somewhere. Oh, kasi sa akin naman, na-miss ko 15 years, hindi ako na-experience ng winter, hindi ako na-experience ng spring. Na-miss mo? Sobrang na-miss ko. Sabi ko, yung init ng Philippines talaga. Ngayon kasi, pataas ng temperature talaga, init na init. So, ako naman, I'm very... Ano ba ngayon sa Pilipinas? Tag-ulan o tag-init? Tag-init ngayon. Ah, kaya pala. Oo, tag-init. Pero sa inyo, ano yung perfect ng weather gusto mo? Summer. Summer. So, tag-init, yun ang perfect sa'yo. Hindi mo napansin ng, pawisan ako. Hindi. So, gusto ko lang init. Sa init. Mm. So, talaga for Philippines ang katawan mo. Ako, I want to miss Russia. I miss cold weather. I miss my jacket. Balik ka na. One day, I'll go to Russia winter. Yay! Wag lang. Ah, sa winter mo balik ka? Yeah, actually, yung ang dream ko talaga, I want to come back to Russia on winter time. Like, kung minus 30 siya, minus 30. The only challenge, kailangan ko ng lahat ng kids, they need to have a winter clothes. Oh. Kasi, di ba, hindi biro yung winter. Kailangan mo ng all gear. Kailangan mo, like, all the stuff. So, medyo mahirap sa apat ng anak. Tapos, I'm not sure kung baka nasasakit sila dahil sa sobrang malamig. And then, my place is Siberia. Actually, Siberia from Moscow, 4 hours flight. So, malayo talaga siya. And it's really cold. So, pero ako naman, meron yung time talaga, I miss the snow, the winter games, alam mo yung mga building snowmen. Oh, or like, hindi pa na-experience yung my kids, yung slides, di ba? Oh. Yung ice sana sculptures, yung mga ganyan. So, sinyo naman, kasi Philippines is a different weather. So, may enjoy ka talaga. Mm-mm. Kaya na bumalik ako eh. Kasi nasa Russia, diba laging lamig. Kahit summer, malamig pa rin. Kaya mas gusto ko yung weather dito sa Pilipinas kaysa sa Russia. Yeah, ako na magtatanong sa'yo. Kamusta buhay mo dito sa Pilipinas? Okay naman. I mean, sa akin naman, I never literally sinabi ko, gusto ko talaga living sa Philippines. Kasi nangyari, Filipino ang asawa ko, tapos I prefer ako yung family natin doon, hindi yung kung saan. Nagsimula kami living sa US, tapos he called me to live here. So, umpisa kasi I was very skeptical. Ayaw ko talaga pumunta dito. Ayaw mo? Bakit? Ayaw ko nang sumpisa, no? Bakit? Limang taon na hinintay si Eric parang pupunta dito. Talaga sa US kami. Well, kasi I was skeptical kung kaya ko magtagalog, kung kaya ko ng weather, tapos yung tao. Parang I have to change so many countries, doon ako hirapan. Tapos, actually, yung sinabi ko pag nakita ko yung mga poverty dito, na nagda-down ako. Parang I felt it's so hard. Ang dami na talaga ng poor. Ang hirap yung culture. Doon ako nang naisip before na hindi ko kaya dito. Pero living here 11 years na. So, matagal na. Oo. Nakita ko talaga may ibang side ng living sa Philippines. Mm-hmm. Na-enjoy mo talaga ng tao. Na-enjoy mo yung... Pag alam mo anong gusto mo gagawin sa buhay. Mm-hmm. And if you can find that thing, talaga maganda ang living here. Mm. So, sa akin naman, I really want to give back to Filipino. Kasi, they're very kind. Kind naman tao. And then,
masayahin sila. Oh. Oh, kung compare mo yung Russian, medyo serious sila, hindi sila makatawa ng seryoso talaga mga seryoso, oh. Oh. Oh, like yung Filipino, kahit sabi ko mahirap ang buhay, pero they will find a thing to laugh about, to be fun with, and talaga yung easygoing, I would say, easygoing sa buhay. Kaya yung masaya ako sa decision ko, I'm here, yung living here. Pero there was a time nang medyo siguro nahirapan ako when I hindi ko pa alam anong gagawin ko dito, yung kabuhayan, tapos I was thinking, ano ba yung talaga, sino ang friends ko, wala pa yung friends, ganyan. So, I hope na-answer ako yung question, kamusta ang buhay ko dito. Pero ngayon, masaya talaga. After yung 10 years, na-adapt ako sa weather. So, sanay ka na sa lahat, sanay, sa pagkain, oh, sa weather. Oo, oh, sa pagkain. Wala ako ng ano, parang something ng hindi ko gusto or ano, like, na-overcome ako yung mga things ng nilalaban ako. Pero ngayon, sabi ko, masaya naman. Masaya talaga. Oh, importante masaya ka. Okay guys, ito yung naman yung second part of our kwentuhan. Kami ni Maria, bakit dito kami sa Philippines, bakit bumalik kami. Iba-ibang reason ko, iba-ibang reason ni Maria, bakit dito. But, dito kami talaga. Uh-oh. So, I hope na-enjoy kayo yung kwentuhan namin. And, masaya kayo. So, kami naman, dalawang Russian, nakatira dito sa Philippines. So, si Maria, dream niya talaga to live here. Oh. So, sana na na-figure out mo paano yung to establish nyo dito. Tapos, sana masaya ka nang sa buhay and you will find talaga your purpose. So, good luck sa'yo. And I wish yung trip mo talaga nang will be really memorable. Things that you will enjoy here. Okay. Alright, thank you naman. So, i-follow nyo sa yung YouTube channel ni Maria. And you can see her vlogs, nasaan siya. Parang itanong mo siya kung ano gusto niyo. Thank you guys so much! Thank you! Bye-bye!